What's up mga Tokwa? Long time no see! Pero kung bago kayo dito sa channel ko, ako nga pala si Tokwa. Gusto kong maging professional photographer, filmmaker, and vlogger. Kaya naman meron tayong bagong produkto dito na i-unlock, i-unbox. Ito ang PagoTube 260. And I think para to sa mga photographers, filmmakers, and vloggers. Tara, unbox natin ito. Nanlite PagoTube 60 Mark II. Let's go! Okay, mabilis ang unboxing tayo. Ito yung box niya. Then, boom! Ito yung laman ng box. Meron tayong silica gel, user manual na hindi natin binabasa, quarter-inch screw na mayroong wrist strap para hindi natin malaglag yung ilaw na pinag-ipunan natin, Type-C charging cable, metal mounting plates para ma-mount natin kahit saan natin gusto itong ilaw na to, padded carrying bag na napakasarap hawakan, and inside is the PagoTube 60 Mark II na mapapansin agad natin na it's compact and portable. Merong screw threads on both ends para madaling i-mount sa mga tripod. Malaki at may diffuser yung light source. Meron ding screen para sa settings. And I can say na it's very easy to learn yung controls and matitweak natin sa specific settings na kailangan natin sa shoot natin. May libreng mini tripod dahil sa MQ Lighting sa ako bumili. Link in the description below para makapag-avail kayo ng mga Nanlite products nila. This video is not sponsored by Nanlite or MQ Lighting. Let's get back to the video. Totoo ah. Bakit ka bumili niya? Eh, bihira ka naman mag-upload sa YouTube, tapos anong gagawin mo yan? Eh, busy sa work, anong magagawa ko? Pero, binili ka itong product na to para sa food photography, product photography, video production, and syempre, vlogging. O, di ba? Ang angas. Pero, parang puro tayo salita. Why not I show you kung saan ko gagamitin itong Nanlite PagoTube and kung ano ba yung mga kaya niyang gawin. Let's go! Okay, ang unahin natin is product photography. Meron tayong product ngayon, which is ang Seiko watch ng tatay ko. Then, meron tayong mga props dito. Siyempre, gamit yung PagoTube 60 as yung key light natin or yung main source of light natin. Then, may maliit tayong light dito para maging fill light lang. So, close up naman yung gagawin ko ngayong shot para makita yung details mismo nung watch. So, ito naman yung next nating info photography, which is food photography. So, ito mga to ay product ng kuya ko na binibenta niya ngayon online. Pwede kayong order. Yung next natin is portrait photography. Pero since wala tayong model na tao, special guest si Blosso. Tulog na siya, pero ginising namin para mag-photoshoot. Pero mukhang masaya naman siya. Okay, product photography ulit tayo. Ang product naman natin ngayon is sapatos. Nalaring yung mga angulo kung saan ko itututok ng ilaw na to. Very handy, magaan, madaling bitbitin. Perfect na perfect to sa mga ganitong situation na lalaroin natin yung ilaw para makita natin yung gusto nating result or yung pinakamagandang shot na kaya natin gawin gamit tong ilaw na to. So
So, itong next naman natin na gagawin is tinatawag na long exposure shots. Makukuha niyo yung motion ng ilaw natin and makakaproduce tayo ng mga astig na effect. Sana astig na effect. Tara! Okay, sana nag-enjoy kayo sa photoshoot na yun gamit tong si PavoTube 6C. Ito yung mga favorite kong shots. Oo nga pala, you can follow me on Instagram at Tutokwa. Itong si PavoTube 6C ay hindi lang for photography. You could definitely use this in filmmaking. Go check out Sir Ryan Adenshell's video para meron kayong idea kung paano gagamitin yung effect settings ng ilaw na to. Okay, to end this video, gusto ko sabihin sa inyo yung mga nagustuhan ko sa ilaw na to. First is yung RGB functionality niya. Kumbaga, kahit anong kulay na gusto nyo is magagamit nyo. Next is yung madali siyang i-setup. Because meron siyang screw threads, kaya madali siyang i-setup. Ngayon nga, nakasetup siya sa Joby Gorilla Pad ko. Lastly is yung intensity or yung lakas ng ilaw. Alam ko na hindi siya studio quality light, pero for a beginner photographer or a small content creator like me, perfect na perfect na yung lakas ng ilaw na to. Okay, that's it for this video. Hit that like kung nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to subscribe. Ring nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko. Ewan ko kung ba't ako gumaganto ganto. Once again, I am Totokwa and see you on the next video.